Joy Belmonte as a daughter was a good and independent daughter, huh? Working with people, which is her great advocacy, you know, kasi gusto niya yan, you know? Malapit yung puso niya sa ordinaryong tao, madaling lapitan, you know, at very accommodating. In fact, she has reserved time for people. She's the most ready, huh? Siyang may qualification, siyang may pagmamahal sa tao, at siyang may leadership qualities. Leadership qualities na hindi dinadaan sa bulyawan, hindi dinadaanan sa coercion, kung hindi talagang nagmumula sa pagkasarili niya at pagkatao niya. The fact na yung mga tumatakbo, na they have the choice naman to run with anybody, you know, they decided to side with her. You know? I think, and the fact that so many of our local leaders love her, the ordinary folk, you know, love her, you know, si Joy may pagmamahal sa tao. At saka yung tunay na nangangailangan, yung nobody, no family to support you and everything, yun ang gusto niyang bigyan ng emphasis. Although as a senior citizen, you're already entitled to a lot of benefits. Pero yun, gusto niyang mabigyan pa ng more care. I trust that the people of Quezon City will look behind the black props, the paninira, and really value the backgrounds of from where Joy came from where her opponents came from, ano ha, kung ano sila at tingnan, because ako naniniwala na kung ano ka nung dumalaki ka, lahat na nagawa mo noon, there's no such thing as nabayaran mo na yon, because you're going to serve the people, and that thing, that mindset is ingrained inside you, yung power, yung ganon, nasa ingrained. Yan ang masasabi ko.